Hi, welcome back to our channel. And for today's video, ito ay panibagong reaction video na naman tungkol nga kay Bambam Mayor Alice Leal Go. So, ito ay another inputs na naman kasunod nung na-post natin nung nakarang araw. So, ito na, wag na natin patagalin. Guluhan at masusing pag-iimbestiga sa sikat na kaso ngayon patungkol sa mayor ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Guo, tila lumiliit na ang mundo para sa... So, credit sa owner ng video na ito, si Tagalog Amazing Stories. So, it's a reaction video lang. Maraming salamat sa inyong video. Kanya, dahil unti-unti nang lumalabas ang katotohanan sa paglipas ng mga araw. At ngayon nga, ay may mahalagang impormasyon na naman ang ipinunyag ni Senator Gatchalian patungkol sa nasasangkot na mayora. Ang impormasyon ito ay gumulat sa lahat at ito ang ating aralin sa video natin ngayon. At para malaman mo ang mga kaganapan patungkol kay Alice Guo, mabuting sumubaybay hanggang sa katapusan ng video. Ang nakaka-amazing, simulan na natin. Isang mapanlinlang na silakbo ng pangyayari ang sumisilip sa likod ng katauhan ni Mayor Alice Guo. For the benefits of the doubt, para sa mga hindi nakakaalam sa kaso ni Alice Guo, bigyan ko kayo uli ng kaunting pika. Nag-trending noon si Alice Guo na mayor ng Bamban Tarlac dahil sa hindi may paliwanag. So dito sinasabi nga na may mga properties nga si Mayor Alice na natakataka. Kasi may mga ilan din kasing netizens na kung bakit nagkakaroon ng ganong klaseng kayamanan na meron si Alice doon. Sobrang dami. Imagine meron siyang mga luxury car at meron pa siyang sariling helicopter. Napagkatao nito. Marami kasing nagsasabi na ito ay isang dayuhang Chinese at walang dugong Pinoy. Kung pagbabasihan kasi ang saligang batas, dapat fully born Filipino ang may karapatan na tumakbo sa mga politikal na posisyon. So napakahalaga talaga na malaman dito kung itong si Mayor Alice Go is talagang Pilipina talaga siya or dito siya pinanganak sa Pilipinas. Kasi nakasaad talaga sa ating Philippine Constitution na it's dapat born Filipino talaga yung magiging miyembro ng ating politika o ng ating government, ng ating Philippine Constitution, na dapat dito talaga sila pinanganak sa Pilipinas at talaga may dugong Pinoy talaga sila. Ibang-iba sa sitwasyon ni Alice Guo. Bigla na lamang itong sumulpot noong 2022 elections dahil sa pagkapanalo nito. Pero ang nakapagtataka ay ang pagkakakilanlan nito. Sa itsura, sa kilos, sa pagsasalita, mapapansin na tila isa itong dayuhang Chinese. Nang nilitis ito sa Senado ay hindi ito makapagbigay ng tamang sagot at tila paiba-iba ang kanyang paliwanag patungkol sa kanyang kabataan, edukasyon, pamilya at negosyo. Isa rin sa nakadagdag ng sakit ng ulo ng mga senador ay ang hindi maipaliwanag na kayamanan. Marami kasi itong mga luxury cars at nagmamayari pa ng isang private helicopter na talagang hindi normal para sa isang mayor. Magulo rin ang salaysay nito sa kanyang ama. Sa una niyang banggit, ito ay isang Pilipino. Subalit sa launan, inamin niya na ito ay Chinese na nakapag-asawa ng isang Pinay. Pero kalaunan din ay nalaman na isang Chinese din ang ina niya na may negosyo sa Valenzuela. Ito ay pinaimbestigahan ni Senator Gatchalian. Sumabay pa sa mga conspiracy theory ay ang hinala na baka CCP member ito at sinasabing espiya ng China sa Pilipinas. May isang pogo hub sa Tarlac ang ni-raid at nakitaan ng mga dokumento na nakapangalan rin sa kanya. Kaya mas lalong tumibay ang hinala ng mga Pilipino sa tunay na pagkatao ni Alice Guo. So yung pogo kasi na nilagay sa Bamban is malapit sa munisipyo. So nakakapagtaka kung bakit nagkaroon ng sariling pogo doon sa malapit sa munisipyo. At nakapangalan pa yun kay Mayor Alice Guo. At karamihan ng mga nahuli doon is Chinese din, may mga Pilipino din, but hindi siya kompleto ng mga dokumento. So ito talaga nagpapatunay na nagkakaroon siya ng illegal na gawain. So although hindi pa naman napapatunayan, but then may mga ebidensya na nagpapakita. Naka-amazing, ngayong alam nyo na ang tungkol sa mayor ng Bamban, mabalik tayo sa topic. Sa kabila ng napakaraming ebidensya, hindi pa rin mapakulong ang mayora.
Gayunpaman, ito ay suspendido na sa kanyang posisyon. Hindi pa rin kasi mapatunayan talaga ang mga binapatuloy ito. Pero nito lamang nakaraang araw ay ibinunyag si Senator Gatchalian sa isang press call na talagang ihinagulat ng lahat at talagang nagbigay senyo na hindi totoong Pilipino si Alice Guo, kundi isang Chinese na nagtatago sa ibang pangalan. Guo Huapi. Iyan ang pangalan na sinabi ni Senator. So, yun ang sinabi ni Senator Gatchalian na ang totoong pangalan talaga ni Mayor Alice is Guo Huaping. So, ito talaga yung kanyang totoong pangalan. At sinasabi lang nila is nagpalit lang ng pangalan itong si Mayor Alice para hindi na makita ng ating gobyerno kung ano talaga ang kanyang totoong pangalan. For Sherwin Gatchalian sa kanyang press briefing sa tunay na pangalan ni Mayor Alice Guo. Ito ay kinumpirma mismo ng senador. Base sa kanilang mga nakalap na dokumento at mga ebidensya na nakuha, unang pumasok sa Pilipinas si Guo noong siya ay teenager pa lamang. Taliwas na naman ito sa kanyang unang sinabi na siya ay pinanganak sa Tarlac na nagpakita pa ng kanyang birth certificate. So, sinasabi kasi niya nung una, siya ay pinanganak nga sa Tarlac, but then nakitaan nga ng mga ebidensya na siya ay dumating sa Pilipinas 13 years old na siya. So, imagine, may mga discrepancy talaga na sinasabi itong si Mayor. Subalit, alam naman natin na kahit sino pwedeng dayain ang birth certificate at madali itong mapeke. Kaya hindi ito pinaniwalaan ng mga senador. Yung ating gobyerno kasi, pwede kasing mag-late register. Kasi ginawa itong paraan na ito para sa mga taong, yung kunwari, nakatira sa bukid. Hindi naman sila nabibigyan ng masyadong pagkakataon na makapag-rehistro na kanilang mga pangalan o na kanilang mga dokumento o ng kanilang birth certificate. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon na yung isang Pilipino, isang tao, ay pwedeng mag-late register. At mabusisi pa rin nag-imbestiga patungkol sa mayora. At ayun na nga, napag-alaman na ito ay si Guo Huapi. Ayon sa senador, ang kanilang nakuhang dokumento ay isang itim at puting papel na naglalaman ng salitang pasaporte na inilabas ng Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China para kay Guo Huaping noong April 3, 1999 na may control number na 14-5679-410. Dito pala, masasabi na natin na talagang si Mayor Alice Guo ito. Dahil kahit medyo malayo ang lang. So, sinasabi din dito na yung kanyang mismong birthday is katulad kay Miss Ping. So, masasabi talaga natin na meron talagang pagkakapareho itong si Miss Ping at si Mayor Alice Lialgo. Karawan, mapapansin talaga na huwig nga ito ni Guo. Sa iba pang bahagi ng pasaporte ay makikita ang iba pang impormasyon. Tulad ng araw ng kapanganakan nito noong August 31, 1990 at may senyo noong April 4, 2003. Kung babalikan ang sinabi rin nitong si Guo, sinabi niya na ang birthday niya ay 1990. Sakto at tumpak sa nakalagay sa nakitang pasaporte. Sa pahayag ni Senator Gatchalian, ipinunto niya na si Alice Guo ay maaaring totoong si Guo Huaping na pumasok sa Pilipinas noong January 3, 2003. Na panahon na siya ay 13 taong gulang pa lamang. Ang pagkakaiba sa mga dokumentong pangalan at petsa ng kapanganakan ni Guo ay nagpapalakas sa posibilidad ng Guo Warranto Proceedings laban sa kanya ng Office of the Solicitor General. Noong nakaraang linggo, si Guo ay sumainalim sa pagdinig sa Senado upang sagutin ang mga alegasyon ng pagsuporta sa isang Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub sa Bamban. So, yun nga yung Pogo. So, ang laki kasi ng investment din ng Chinese dito. At ang nakakapagtaka kung bakit ito itinayo malapit sa munisipyo. Saka yung mismong Pogo is nakapangalan pa kay Mayor. So, talaga nakakapagtaka yun kung bakit yung mismong Pogo ay nakapangalan or isa si Mayor sa mga nagmamay-ari nito. Nanabisto na may ebidensya ng human trafficking at iba pang krimen gaya ng illegal na detensyon, pang-aabuso at torture. Inireklamo rin ni Senator Risa Hontiveros ang mga koneksyon ni Guo sa mga kriminal, kasama ang pagiging incorporator ng Bafulad Development Incorporated.
Sa mga dokumento ng Baufus 2019 Securities and Exchange Commission, lumalabas na si Mayor Guo ay isa sa mga incorporator, kasama ang iba pang individual mula sa iba't ibang bansa. Isa sa kanila, si Jack, ay kamakailan lamang nakatulad sa isang malaking kaso ng money laundering sa Singapore. So yung si Jang is kasama din sa incorporator nung pogo na nakita o na itinayo sa Bamban. So ang laki din ng kanyang kaso na iniwan sa labas ng bansa. So talagang nakakapagtaka kung bakit napasok ito sa Pilipinas. Ang mga impormasyong ito ay nagpapakita ng komplikadong sitwasyon at koneksyon sa kanyang mga kasosyo sa negosyo, na maaaring magdulot ng iba't ibang legal na implikasyon at aksyon. Dagdag pa ni Senator Gatchalian, sa gitna ng mga mabigat na paratang at alegasyon na ibinabato laban kay Mayor Alice Guo, matatagpuan ang kanyang mapanlinlang na pagkatao sa mga dokumento at mga ebidensya na nakalap ng Channel News Asia. May mga impormasyon na nagpapakita na si Zhang na konektado kay Guo ay mayroong malalaking halaga ng assets sa ibang bansa, kasama ang mga shareholding sa isang Philippine Real Estate Development Company. Nagsumite si Guo ng paninindigan at depensa laban sa mga paratang na ito, kung saan itinalaga niya ang kanyang abogado upang mag-abot ng liha sa Senadora Risa Hontiveros at sa PAOCC. At tila ang magaling na abogado ni Guo ay talaga pinalaban ang kanyang kliyente sa mga alegasyon. Sa mga sulat nito, ipinagtanggol ni Guo ang kanyang sarili mula sa mga paratang ng pagtangkilik sa pogo at iba pang krimen. Mga ka-amazing, tila hindi nauubusan ng bala itong si Senator Sherwin Gatchalian. Dahil ba... So, laking pasalamat talaga natin na meron tayong senator na kaya tayong ipagtanggol sa mga ganitong klaseng issue. Karami pa itong idinagdag at ibinunyag sa madla. Ito ay ayon sa mga dokumentong ibinigay ng Board of Investments mula sa aplikasyon ng pamilya ni Guo para sa Special Investors Residency. So, yung mga dayuhan, binibigyan kasi sila ng special residency dito sa Pilipinas kapag magtatayo sila ng sarili nilang negosyo. So, nakitaan din ng gusot ng mga dokumento, kaya nasilip din ko na yung mga kapalpakan na nagawa nga. Resident Visa at Bureau of Immigration. Ang rehistradong ina ni Guo Huaping o Alice Guo sa ilalim ng SIRB ay si Lin Wenyi. So itong si Lin Wenyi, is sinasabi dito na siya ang totoong ina ni Mayor Alice Guo. At yung tatay niya is Chinese din. So, kung iisipin natin, talagang pure Chinese itong si Mayor Alice Lian Guo. Si Lin Wenyi rin ang sinasabing tunay na ina nga ni Alice Guo, na sinabi niya noong una na isang katulong na Pilipina. Sa totoo lang, ang pagkatao ng ina ni Guo ay isang mahalagang bahagi ng kanyang background, okay, dahil ang kanyang pagkamamamayang Pilipino ay nakasalalay sa kanyang ina. Dahil kung iisipin, kung Chinese pala ang kanyang ina at Chinese din ang kanyang ama, mapapatunayan na hindi nga talaga Pilipino si Guo. Kung totoo ito, ang mas malaking tanong, bakit kailangan niyang magkunwari? Tama. Bakit may pagtatago at pagsisinungaling? Pero mas pinalibay ang ebidensya na si Lin Wenyi ang biological mother nitong si Alice Guo. Sa isang pahayag ni Mayor Alice, inumpirma niya na ang totoong pangalan ng kanyang ama ay Gian Zhong Guo at ang Angelito Guo ay isang Filipino name lamang na ginagamit nito. Ipinahayag din niya na wala siyang record sa ospital ng kanyang kapanganakan dahil siya ay ipinanganak sa kanilang tahanan. Gayunpaman, hindi niya maalala ang eksaktong lokasyon ng kanilang tahanan dahil sa paglipas ng panahon. Sa parehong pagdinig, ibinahagi rin niya na mayroon ang kanilang pamilya na negosyo sa pag-aalaga ng baboy at lumaki siya sa isang bukirin. Kasi kung iisipin natin kung meron siyang negosyo sa pag-aalaga ng baboy, at saka yung poultry, kung pagsusumahin natin talagang walang chance na magkakaroon siya ng ganong klaseng mga property na sobrang laki, sobrang dami. Sama ang kanyang ama. Binusisi ni Senator Hontiveros kung bakit lamang noong 2003 na isakatala ang kanyang kapanganakan. 17 taon pagkatapos ng kanyang kapanganakan noong 1986.
Ngunit sagot ni Mayor Guo, nababalikan niya ito dahil wala rin siyang gaanong kaalaman ukol dito. Nakakalungkot nga lang dahil kahit marami ng ebidensya sa Mayora, ito ay hindi pa rin talaga magawang maipakulong ng ating gobyerno. Ang panibagong tanong dito ay sino ang mga kasabuan sa hanay ng ating gobyerno? Kasi hindi naman talaga magagawa ito ni Mayor na mag-isa. May mga taong gumagawa din kasi na hindi magaganda. Yung mga nagsisilaw sa pera. So, kaya nangyari yung ganitong klaseng kusot. Baka hindi lang din si Mayor yung may ganitong issue. Baka marami pa dyan na hindi pa lang natin alam. So, siguro kung may mga pagkakataon itong government natin, is po pwede silang tumulong para sa mga ganitong klaseng issue, mahanap yung iba pang mga tao o iba pang mga Chinese na gumagawa ng ganitong matatawag natin na maling gawain. Sino-sino ang protektor ni Mayor Alice Guo? Sa huli, sa kabila ng lahat ng kontrobersya at alegasyon na bumabalot sa pagkatao ni Mayor Alice Guo, patuloy siyang umaharap sa mga hamon at pagsubok na naglalantad sa kanyang integridad at katapatan. Ang kanyang pagpapatuloy na makipagtulungan sa investigasyon at pagtuklas ng katotohanan ay isa pa rin para isipan. Ikaw, ano ang masasabi mo dito? I-comment mo na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat sa patuloy na panonood at pagsuporta sa ating channel. So, yun nga ang ating updates for today. I hope na meron kayong nalaman, dagdag kaalaman. So, don't forget to leave some comment down below. Mag-subscribe na lang din sa channel natin. And please don't stop to support our channel. So, have a nice day. Have a good day. Bye.